Good morning sa inyong lahat. Andito na naman ako, guys. Para kumain ng paborito kong Ilocos Nikki. Hindi ko alam kung familiar kayo sa Ilocos Nikki, but this is actually one of my favorite, as I have said a while ago. Ano po siya? Luto siyang lutong atsuete. Ayun, tsaka lutong pakes. Ayun. Isa ito sa mga kinakain namin mga Ilocano sa probinsya namin sa Ilocos Norte. And meron din sa Ilocos or the whole region 1. Pero since meron akong good friend from Ilocos at nagka-business siya dito sa Manila, so suking-suki ako dito. Lagi ako kumakain dito kina Mami Yen. Ang pangalan po ng store is Mami Yen, Ilocos Mickey, Ilocos Empanada, mga Ilocano delicacies. So eto. Actually meron siyang egg noodles, meron siyang chicharon, or meron siyang bagnet, meron siyang egg. And masarap. Yun lang masasabi ko. Sige, kain muna ako. Panoorin niyo akong kumain. Ayan. Actually, itong egg noodles niya, ano siya, hindi ko na matandaan kung anong klaseng egg noodles ang ginagamit nila. Pero pag ako kasi nagluluto ng Ilocos Mickey, ako talaga mismo gumagawa ng noodles niya. Someday, somehow, if I have given a chance to create a vlog in preparing all the ingredients for Ilocos Mickey at pag nagluto ako, papakita ko lahat ng mga ingredients niyan. Tuturuan ko kayo kung paano magluto nito or maggumawa nito. Madali lang siya pero matrabaho kasi, syempre, kung gusto mong ikaw ang gagawa mismo ng noodles, talagang magmamasa ka, ganyan, i-slice mo yung gagawin mong noodles, talagang it's not just only one day process, it's actually like at least 2 days kasi yung noodles palang paggawa ng noodles, medyo mabusisi na, matrabaho. Actually guys, aside from eating alone here, well, technically, marami akong in-invite na ka-workmate. Usually, mga in-invite kong mga workmates para kumain dito ay yung matcha-challenge ako para kumain sila ng ganitong klaseng pagkain. Hindi ko naman sinasabi, guys, na this is actually hindi masarap or what's not, pero mura kasi siya. So, ang isang order dito is like 30 pesos or 35. So, it's really affordable. So, kung ang i-invite ko para kumain at tikman ang aming pinagmamalaki, naisip ko invite ko yung mga ka-work or mga friends na may kaya sa buhay, yung mga sanay sa mga mamahaling restaurant, ganun. Para ma-challenge ako kung mako-convince ko sila na kumain ng mumurahing pagkain at na it's successful naman, guys. Nag-enjoy sila at paulit-ulit na rin silang pupunta dito. Pero sa ngayon dahil pandemic at malalayo ang lugar nila, ako lang mag-isa ngayon at kahit mag-isa ako, I really enjoyed eating especially these kinds of delicacies kasi syempre nakakamiss din at medyo matagal-tagal na rin akong hindi umuwi sa probinsya. So, at least pag nakakakain ako ng ganito, andun pa rin yung feeling na nasa Ilocos ako, na nakasama ko ang mga friends, relatives, and my very own family in the province. So, para akong, feeling ko parang nakabakasyon din ako. So, ayun, ang dami kong sinabi at hindi ko pa naumpisa ang kainin. Medyo mainit pa siya. So, at least it's good time for me to share some information about this. Ayan. Yan, kain tayo. Actually, ano tong store ni Mami Yen? Malapit lang sa FEU Montalban. So, likod lang siya ng Robinson's Montalban. So, mabilis lang siyang hanapin. Salap. Masarap siyang kainin, guys, kahit mainit, malamig, or alam nyo, yung sarap niya is na-maintain kahit hindi na siya bagong luto, kahit kainin mo na yan after yung maiiwan mo, kakainin mo yan ng after few hours, masarap pa rin. Napaka-arte ako when it comes to noodles, kasi alam ko kung paano gumawa ng noodles, so alam, tinatanong ko kung paano ginagawa, kung saan nila in order, kung alam ba nila kung paano nila ginawa ang noodle na ito. Kasi kung hindi yan masasagot ng kinakainan ko pag ano, hindi ako kakain. Kasi alam ko kung anong quality, good quality ng noodles na dapat natin kainin. And pasok na pasok naman ang Ilocos Mickey ni Mami Yen kasi
alam niya. Alam niya kasi laking Ilocos siya at manual ang paggawa din niya ng noodles na ginagamit nila dito sa business nila, which is I really appreciate kasi she hindi niya pinagdamot sa akin nung tinanong ko, gusto ko makita kung paano mo gawin. So pinakita sa akin kung paano niya ginagawang noodles, paano niya niluluto at pasadong-pasado naman. Yes, magaling po siyang magluto actually. Ayan, Mami Yen, dahil pinopromote ko ang iyong product, baka naman pwede mo kong sponsoran. Alam mo na, charot. Ayan. Tara, kain muna tayo. Maliban din sa mga pagkain na pwedeng i-order dito, guys, ang isa sa mga pinakagusto ko sa store ni Mami Yen ay yung mga tao, mga nagbibigay ng serbisyo. Alam mo yun, napaka-close nila sa akin kasi napaka, alam mo yun, yung like, pagdating ko pa lang, yung naka-ready na yung ano, yung table ko, ganyan, special. Tapos, alam mo yun, lahat ng kontodo yung mga tissue, mga ganyan, hindi nila nakakalimutan yan. Lahat ng klase ng gagamitin kong condiments, like for example po yung mga chili powder, pag nag-demand ako ng chili sauce, ganyan. Pag nag-ask ako ng mga iba pang like ketchup para dun sa ano, sa empanada, andiyan naka-ready. At ano, since medyo maarte ako when it comes to pagkain, nire-request ko talaga na lahat yung akin is bago. Like yung hindi siya nakukulangan, ganyan, agad-agad naman nilang binibigay. Pero hindi ko naman sinasabi, guys, na lahat tayo ay maging katulad kong maarte. Dahil, syempre, hindi naman tama na i-request natin lahat ay bago, gato ganyan. Pero pwedeng mapakiusapan naman ang si Mami Yen saka yung mga kasama niya dito. Dati, si Mami Yen ang nagluluto para sa akin. Kasi gusto ko siya yung mag-prepare ng pagkain para sa akin. Para at least ma-make sure ko na masarap ang isi-serve sa akin. Lalo na pagkasama ko yung mga co-works ko dahil ayoko mapahiya. Never pa naman akong napahiya kay Mami Yen. And then after that, nagulat na lang ako. Nag-hire siya ng mga panibagong mga tao niya dito sa store. At talagang trinane niya ng mabuti. At nakialam pa ako sa pag-train. So, shinare ko kung ano yung best practices when it comes to preparing Ilocos Miki. And they were able to make it. So, kahit wala si Mami Yen dito or wala yung anak niya, si Sisi, tiwalang-tiwala naman ako sa mga tao niya. Kasi, syempre, alam na nila kung paano gawin. Ganun. Alam na nila kung, ay, may pa-dimple ako. Nagkaka-dimple ako pag kumakain ako ng Ilocos Miki. Charot. Ayun. Ayan, guys. Pauwi na ako. Galing niya kay Mami Yen. Marami pa sana akong gustong sabihin about sa pagkain na yon. Kasi, sobrang nakaka-enjoy talaga siya. Stress reliever ko yun. Nalobat kasi ako, so pasensya na kung hindi ko na ituloy. Nahiya naman ako makicharge dun sa store. Kasi syempre, madami ding ibang tao. Though, meron pa rin social distancing naman. So, wala namang issue dun. Ayan, sa susunod, pagbalik ko dun, sisiguraduhin kong hindi lobat ang phone ko. And, I think this is the end of this vlog. Pasensya na. Tsaka, gusto ko lang pong i-shout out yung mga ka-workmates ko na lagi kong kasamang kumakain doon. Yung mag-jowa, mga impacto at impact ang mga friends ko. Si Sherwin Ignacio, tsaka si Anna Rose Hadia. Yung mag-jowang si Tina, tsaka si pangalan nito, nakalimutan ko na tuloy. Si Bulol, si Tina, tsaka si Mark. Shout out din po kay Bulol, si Carnot, si Abe, si sino pa bang mga kasama ko. Madami sila actually. Lahat ng mga yan, mga artist, sobrang artist pagkain, pero lahat sila na mismo ang nag-i-invite sa akin, nangungulit sa akin na pumunta sa store kasi gusto nilang kumain. Pero syempre, according to them, mas masarap pa rin daw yung luto ko. Ayun, sa susunod, guys, talaga magluluto ako in front of the camera. And ayun, abangan po ninyo yun. Dahil gagawin ko po yun. So, I'm actually on my way home para makapag-set up na ng bagong computer. Dahil meron akong bagong gagamitin para sa aking live streaming, pag-edit ng mga videos. It's a very wonderful day today kasi dami kong nagawa. Medyo pagod. At kitang-kita naman po sa mukha ko ang kapaguran. Puyat na yan, puyat pa yan. So, pasensya na. Ayun. Gusto ko rin i-shout out ang lahat ng mga Ilocano, hindi lang sa Ilocos, sa Region 1, sa buong Kamaynilahan, mga Ilocano po sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Alam ko marami tayong mga kapwa Ilocano sa mga iba-ibang bansa at alam nila yung pagkain na ito at namimiss na nila ang pagkain ng Ilocos. Lalo-lalo na yung mga friends nating mga OFW,
At wala pa akong nakikitang mga YouTuber, mga OFWs na hindi magandang ugali or yung tinatawag natin yung attitude problem. Actually, napakabait nila, sobra, sobra, sobra. Kaya mega, 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 mega shout out sa lahat ng mga OFW. I'm so proud of you and I love you so much, guys. And thank you so much for being supportive. And kahit malayo sila at hindi pa nila ako ganun kakilala, they actually provided me a lot of things. They always comfort me kung meron akong problema, ganyan. Kung nakikita po nila yung kalungkutan ko sa camera at sa live streaming ko habang sila ay nanonood sa akin, alam mo yon, yung mag-PM talaga sila sa Messenger, tatawag sila sa Messenger ko sa even my phone number para lang i-comfort ako at binibigyan nila ako ng mga advices. Alam mo yon, napakasarap pakinggan ang mga taong nagbibigay ng pagmamahal, oras, halaga. Ayun, medyo lumalayo na tayo sa topic ng Ilocos Mickey, pero I just wanna share that information kasi ganun po ang mga ugali nating mga Pilipinong nasa ibang bansa. I'm so proud of you guys. I love you so much for loving me and for thank you for everything. Mag-iingat po kayo lagi dyan. Alam ko napakahirap ang malayo sa sariling pamilya. Nagsusumikap, sinasakripisyo ang time para sa pagtatrabaho sa ibang bansa at para lang maibigay sa kanilang mga pamilya. Ayun. Anyways, I think this is the end part of my vlog. Sana nagustuhan ninyo. Huwag niyong kakalimutang mag... And of course, guys, please don't forget to like, to share, to subscribe. And click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. And after the pandemic, guys, I swear, I promise you, I'll gonna provide you the best quality ever vlog that you might be able to watch on YouTube. Marami akong mga ideas. Hindi ko naman sinasabing best, actually. Alam ko maraming mga magagaling na YouTubers kasi ako, nagsisimula pa lamang ako. But I will do my very best. That would be my first thing that is the only thing that I can actually promise. And, Abangan. Marami pa akong ibang pasasabugin. So, yep. Thank you. I love you so much. Hindi lang po sa mga kapwa ko Ilocano, kundi kapwa Pilipino, mga taga-ibang countries, iba-ibang klaseng tao na nakakasalamuha ko. And thank you. Big thanks for all your support and love. Yun lang. Bye-bye and thank you. Wala akong sawang magsasabi ng pasasalamat. At dahil sa pagmamahal po ninyong binibigay sa akin. God bless! Bye-bye!